year 2023 is the perfect timing for the Antichrist to shows up. Habang tumataas ang inflation rate, bumulusok namang pababa ang ekonomiya sa buong mundo. Ayon sa mga economic analyst, sa unang bahagi ng susunod na taon ay malaki ang posibilidad na mag-collapse ang pandaigdigang ekonomiya. Ito ay dahil sa sunod-sunod na global crisis na nararanasan natin. Hindi pa nga tuluyang natapos itong pandemic dulot ng coronavirus, ngayon ay patuloy pa rin ang digmaan sa gitna ng Russia at Ukraine. At araw-araw ay may nagbabadyang tensyon sa mga bansang nasa Europe, Middle East at kasama na ang China. Na tila ba isang araw ay magising na lang tayong may biglang sasabog at babasag sa kapayapaan na pilit inaalagaan ng mga lider sa bawat bansa sa buong mundo. Idagdag pa natin ang global warming na sinasabing sa loob ng 7 taon mula ngayon ay aabot na sa 1.5 degrees Celsius. At ito ay magdudulot ng napakatinding init na mararanasan sa buong mundo. Kung hindi natin mapigilan ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng ating mundo, matutunaw at guguho ang mga glaciers. Tataas ang level sa tubig ng karagatan. Mawawala ang maraming isla. Sisikip ang lupang titirhan ng mga tao't hayupan. Habang mapipinsala naman ang malaking bahagi ng mga pananim dahil sa sobrang init. Magkaroon ng kawalan ng supply ng pagkain na nagdudulot ng matinding gutom. Hanggang sa darating na sa puntong wala nang magagawa ang tao, na kahit yung pinakamayaman at makapangyarihang bansa ay walang magagawa dahil sa dilubyong dulot ng tao at ng kalikasan. Habang nangyayari ito sa ating mundo, sa spiritual na mundo naman ay may naghihintay ng tamang pagkakataon na lalabas upang iligtas ang sangkatauhan sa panganib na sa ngayon pa lang ay sinasabi ng mga dalubhasa, hindi na ito mapipigilan at hinihintay na lang natin kung kailan ito mangyayari. Ngunit, ang taong ito ay isang piki o huwad na tagapagligtas kasi ang taong ito ay may taglaying kapangyarihan galing kay Satanas ayon sa nakasulat sa Revelation chapter 13, verse number 2 and verse number 4. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kaniyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kaniyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sa talatang ito, ang dragon ay si Satanas at ang halimaw naman ay ang Antikristo, na sinasabing may kapangyarihang taglay galing kay Satanas. At ang kanilang pakay ay linlangin ang lahat ng mga tao sa buong mundo upang sumamba sa kanya at kay Satanas. At ito ay magagawa lamang nila kung malinlang nila ang mga tao at mapapaniwalang siya si Kristo na dumating upang iligtas ang sangkatauhan sa kapahamakang sa kasalukuyan pinaghandaan nating mangyayari. At alam nating ito'y nagsimula na sa panahon natin ngayon.
Sabi nga sa verse number 14, nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kaniyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit muling gumaling. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Linlangin nila ang lahat ng mga tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang gagawin gamit ang kapangyarihang galing kay Satanas. Eh hindi nakapagtatakang sa araw na lalabas na ang Antikristo ay sasambahin siya ng mga tao. Kasi maliban sa sinasabi na ito sa propesiya ng banal na aklat, makikita din natin na ang mga pangyayari sa kasalukuyan ay nakatutok papunta sa mga propesiyang sinasabi ng Biblia. Kumbaga, everything is falling into place. Nagsisimula na at unti-unti nang natutupad ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 24 verse number 3 down to verse number 14. Nung tinanong siya ng mga apostolis hinggil sa katapusan ng mundo at sa kanyang muling pagparito. At ang diretsong sagot ng ating Panginoong Hesus, may darating at magpakilalang siya ang Kristo at marami siyang mailigaw. Magkaroon ng mga digmaan sa iba't ibang dako ng mundo. Titindi ang mga lindol sa maraming lugar. Magkaroon ng pandaigdigang gutom. At sa account ni Lucas ang sabi, magkaroon ng salot o sa makatwid, pandemic. Lahat ng mga ito ay palatandaan ng nalalapit na pagparitong muli ng ating Panginoon. At tandaan po natin kapatid, ayon sa Biblia, maunang lalabas ang Antikristo bago pa dadating ang tunay na Kristo sa second coming. Kaya maging mapagmatsyag po tayo mga kapatid. Kasi kung patuloy ang mga digmaan na sinimulan ng Russia at Ukraine sa ngayon, at magkatotoo ang sinasabi ng mga economic analyst na sa unang bahagi ng taong 2023 ay babagsak ang ekonomiya sa buong mundo, yan ang pinakamagandang timing para lumabas ang Antikristo. Kasi sa panahong yon ay kailangan ng mundo ng tagapagligtas galing sa dilubyong mararanasan ng mga tao. At kung sino ang taong makakagawa nun, ay tiyak susunod at sasamba ang mga tao sa kanya. Kung saan, yun din ang pinakapakay ng Antikristo kung bakit kailangan niyang magpanggap na siya si Kristo. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo at laging manalangin na sana sa panahong yun, tayo ay makaalpas. Hanggang dito lang po at kapatid, bago po kayo umalis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.